Hey, what's up guys? Ako po si Ashash RMT at ngayon nandito tayo sa palengke ng Nova Beaches at bibili tayo ng paan ng manok. O yun guys, o diba? Isa-isa niyang tinatanggal ni ate ang kuko ng manok. Libre lang pala yun. Akala ko dati ikaw talaga ang magtatanggal. Pero pwede na pala nilang gawin yan guys. O diba? So ayan. Hindi tinatanggal-tanggal. Tinanong ko si ate kung natapyas na ba ang kanyang daliri. Sabi ng kapitbahay, yes. So, di ba? So, ang galing, no? Practice lang ng practice hanggang sa makuha niya. Okay? So, ayan. Magluluto tayo ngayon ng adobong paa with a twist. Naglagay ako ng mantika sa ating kawali. At, syempre, kapag uminit na to, ilagay na natin ang ating tiniwang sibuyas. So, ayan. So, tingin lang natin siya, guys. Hanggang sa mag-translucent or yung parang colorless ang kulay. So, tapos sinunod ko na rin yung ating bawang. At syempre, binisagisa ko lang yan. Ganyan siya kasimple. Ayan. O, diba? Gisagisa lang tayo ngayon. At after nito, syempre, hinugasa ko yung ating paan ng manok at tinanggal ko pa yung mga excess dun ng mga balat-balat. At ilalagay na natin siya dito guys. So, ayan. Ayan. Ito na ang ating fresh na paa ng manok. Hugasang maigi para malinis. Ayan. So, pagkatapos na, ilagay ko na siya dyan. At, ayan. Hinalo-halo ko siya. Haluin lang natin para hindi masunog yung ilalim. So, ayan. Slightly. Ayan. Dahan-dahan. Mag-ingat. At syempre, huwag kakalimutan na hawakan ang kawali kasi baka tumalun. So, yan. Okay. Yan siya, guys. Napakasarap ng ating paa ng manok. Ang pinakagusto ko kasi sa paa ng manok, yung alam mo yung parang umihiwalay yung buto sa laman o sa kanyang balat. Tama ba yun? So, yan. Takpan natin siya, guys. So, kapag after na matakpan, yan, binuksan ko ulit, tapos hinalo-halo ko. Lagi ko siyang inahalo para hindi magdikit. Para siguradong hindi magdikit, no? Although, non-stick pan naman yung gamit natin. Ayan, o, diba, gumagalaw yung ating pan. Kasi hindi ko hinawakan. Kasi isa kong hawak ay yung camera. Ayan. Hashtag vlogger life. So, yan siya, guys. At nilagyan ko na to ng ating soy sauce. Ayan. Ordinaryong soy sauce lang ang ginamit ko dyan ng ating silver swan. At syempre, sinunod ko na ang ating oyster sauce. Ayan. Ganyang kaliit lang, pwede na guys. No? Hindi natin kailangan ng sobrang dami dahil meron na tayong soy sauce. Ayan siya guys. O, diba? Binili ko lang din yan sa kapitbahay. Naghahalagang 7 pesos. Ayan, halu-haluin natin siya para ma-mix yung ating oyster soy sauce at ang ating soy sauce. Ayan, para malasa talaga ang ating paa ng manok. Ayan, takpan natin siya guys. After natin takpan, ayan, kumukulo-kulo na. Halu-haluin natin ulit. Ayan, kasi para mag-mix or kumapit ang ating soy sauce. Ayan. After nun, kumulo ulit. O, di ba, maraming kuluan. Naglagay na ako ng ating peppercorns. At syempre, sinunod ko ng ating bay leaf. Ayan, dalawang bay leaf lang. Okay na po yun, guys. At naglagay ako ng Sprite. Ayan, Sprite yan, guys. Yung maliit lang na bote. Lagay tayo yung Sprite. Mas malasa, guys, kung may Sprite. Cook sana ilalagay ko, pero parang mas masarap yung Sprite. Kaya talagang patok na patok ang ating adobong paa. Ayan, kumukulo na siya, guys. Kumukulo na. Ayan. O, diba? Talagang ang sarap, ang bango ng ating adobong paa. Nakatingin na rin ako dito ng ganito sa ibang nagbablog. Pero sa akin, nilagyan ko kasi ng oyster sauce, soy sauce, at syempre ng Sprite para mas kakaiba siya. Mas kakaiba yung lasahan. Pwede naman din, huwag niyong lagyan ng Sprite. Pero yung oyster soy sauce, masarap kasi siya kapag mas na e-enhance niya yung flavor ng ating paanong manok. Ayan, after nyan, ayan, puso
Kasi nakikita nyo, nawawala na yung fluid or yung tubig, or hindi siya tubig eh, yung fluid nung ano mismo, ng Sprite. So, kumapit na yung ating mga sauce. Pero guys, syempre hindi pa nahihinto dyan kasi hindi pa malambot yan. Huwag nyong hihintuan. So, dapat pakuluan natin uli, maglagay tayo ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig guys. Ayan, tubig na yan. Ayan. Para mas lumambot kasi nga gusto natin mas malambot. Mas masarap kainin at talagang mapapadami ka. Siguro naka-10 paa ako dito man. Ayan, pakuluin natin siya guys. Hanggang sa mawala ang fluid at hanggang sa lumambot. Paano natin malalaman kung luto na? Siyempre, naghumihiwalay na yung laman sa buto. Ganun lang yung constant stirring. Sarap niyan, guys. Okay, after nyan, ayan na siya, guys. So, diba? Kapit na kapit. Itsura pa lang. Napapadami ka na sa kanin. Yahoo! Thank you po for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo na pong kalimutan. #RMT. Ayan. Magandang gabi po. Love you guys. Mwah, mwah.